Parang nahihirapan naman ito kung paano gawin. Hindi talaga ito sanay. Ako kasi yung gumagawa dito, mga loves. Yun, nag-start na siyang nag-yaw-yaw, mga loves. Kung malapit lang ang Pilipinas talaga, marami ng TV doon sa parents ko. Kasi... Hoy, Indemirian, bangon na. Kailangan mo nang bumangon po. Kasi po, kailangan ninyong umalis kasi may appointment kayo ng asawa mo. O, diva. Anyway, re-upload po tayo, mga loves, kasi po nagka-problema po. Yung una nating upload, thank you for coming back. But anyway, good morning pala sa inyo dyan. So, re-upload tayo and then gumising kami ng maaga kasi nga 4 o'clock kailangan naming magpunta sa appointment ni Mister. Mag-ready lang ako at kailangan ko lang mag-half bath. Kasi pong buhok natin, hindi natin pwedeng basain palagi, no? Ang aga po namin ngayong gumising. Pagising po namin, mga loves, nagulat kami na sobrang ginaw. Parang bumalik yung winter sa February. So kaya ngayon, nakaunang fireplace para didikit ako dito kasi sobra talagang ginaw. Iwan ko ang buong bahay namin maginaw talaga. Kahit may heater naman po kami, no? Hey, hon. Get away. Yeah, I want to eat rice because later I will be starving. Hindi pala niya alam kung paano i-roll yung ano bread na dapat i-bake. Kaloka. Roll it from here to there. Roll it. Small rolling. That's how croissant is. The one is in the middle should be. Seriously, honey, you should know what croissant is. Hang on. It's your thing. Nahihirapan talaga siya, mga loves, kasi ako talaga yung gumagawa nito, kaya yun, nahihirapan siya at ito talaga yung gusto niyang kainin. Hindi naman na niya ako sinabihan na ito yung gagawin niya, so yun, siya na. Inamoy pa talaga niya, no? Bakit? Expire na yan, mga loves. Parang nahihirapan naman ito kung paano gawin. Hindi talaga ito sanay. Ako kasi yung gumagawa nito, mga loves, kapag nagbibake ako ng ganito. It's very early today. We leave the house very early. How many phones did you bring? I have 2 phones. Oh, now what? It's 6 something now. It's 6:20. Pero ang dilim-dilim. I think we have plenty of time. Yeah. Kakaalis lang namin sa bahay, mga loves, 6:30 na ng umaga at lumabas na yung araw, no? At grabe na, surprise kami sa sobrang ginaw. So kaya buti na lang, nag-out kaming dalawa. Ang appointment ni Tommy is 9 o'clock ng umaga. Pero 6:30 umalis, di ba? So ang nangyari, mga loves, akala niya sobrang layo yung drive. Akala niya 2 hours. Iba pala, nakikinig man siya sa mga pinagsasabi-sabi ng mga receptionist ng dentista na yon. Pero ang totoo pala is 43 minutes lang pala yung drive kasi nga ni-research ko siya, mga loves, ito kaloka. So sobrang agi namin at ganito yung style ko dahil po na nigarilyo si Mister. Pero huwag kayong mag-alala, mga loves, open naman yung mga window. So lalabas yung mga smoke. Pero kailangan ko lang talagang protektahan yung ilong ko kasi po alam nyo, masakit sa ulo, promise. Kailangan kong manampung sa ilong tungod kay sakit siya sa ulo po. Kapag hindi ka talaga na nigarilyo, yun na siya, mga loves. At hindi na yan mababago kasi nakakapagod naman kung palagi ko lang sinisigawan itong asawa ko na stop smoking. Ganyan naman siya nung nag-meet kami, no? Hindi na yan magbabago, mga loves. So, pabayaan na lang natin yung asawa kong gwapitoy. At yun, may mag-react na naman. Gwapong-gwapo ka sa asawa, no? Marami talaga magagalit, mga loves, kapag ganyan, magsabi akong gwapito yung asawa ko. Ayaw na magpalagdi, ha? Sa palagpalag, pamuoy, pangita, pun mag-inyo. Joke lang yun, mga loves, ha? But anyway, so yun si Indemirian, pagod, no? Si Mister din, pagod din yan, no? Kasi sobrang aga bumangon. Sa yanan ka, nag 12 o'clock na umaga bumangon kasi nga inirita si ni Roxy yung dada niya kasi gustong lumabas every time. So ako din, pagod din ako, tignan. Ay, nakalimutan ko, mga loves, yung appointment pala ni Mister is a dentist, yung ipin niya, di ba? Makikita niyo paminsan, walang ipin yung asawa ko. Ay, alam niyo na. Kasi nga, nagtipid yan, mga loves, kahit anong gagawin ko noon pa yan. Noon, matagal ilang years na isa, dalawa, naghidahan-dahan, nagtanggal
kailan yung ipin niya kasi ganda ni Carillo. So ngayon, pagkatapos niyan, ayaw niyang magmarpel. So gusto niyang mag-ano, yung implant ng ipin niya. So at mang mahal, no? Pero ayaw talaga, nasasayangan talaga siya sa pera, mga labas. Pero this time, wala ng choice. Sabi ko, Jesus, Ginoo ko na, na-miss ko na yung smile mo dung. So kailangan na talaga nating maghanap. Naghanap na kami, mga labas. Meron na kaming dalawang na-inquire, no? Pero talagang nag-inquire pa talaga kami kung alin yung pinakamababa yung presyo. So ngayon, andito na kami. Natutulog lang kami dito, pahinga. Kasi po, pagod, tulog-tulog muna kasi nga ang aga namin nakarating dito. At of course, nag-open na sila mga 8:30. Pinapasok na kami, 9 o'clock nga yung appointment niya. And so yun, pagkatapos, kinausap si Mister. Hindi na ako sumama doon sa ano, susna disappointments. Mister, oy. What happened is the lowest the cheapest removal dentures, the cheapest kind, started $40,000. Not the cheapest. And you know, then they go up to, you know, $60,000, $70,000. See, this is why I try and get prices. Nobody will give you prices. A lot of, like, yun, nag-start na siyang nag-yaw-yaw, mga labs. Kani explain niya sa akin kung bakit anong nangyari. 40 daw yung pinaka-lowest. And then, habang nag-ano sila sa ipin daw mo, pataas daw yun ang pataas. So ngayon, hindi. Mga nasa 67 at pataas pa daw yun ang pataas kung anong mga problema mo sa bibig mo, di ba? So yun, so na-irita si Mister kasi nga, yung last naming inquire sa ibang store is, tinitignan yung ipin ni Mister kung anong kondisyon, ganern. Ito naman, no, hindi tinitignan, kinausap lang si Mister, ganern. Shopping na naman daw kami, mga loves. Ano ba to? Right here. Shopping na naman daw. Grocery Walmart. This woman is looking also, so not... Pahirapan talaga dito mag-parking. So lumabas ako, mga loves. Pagkatapos pumasok ako kasi mahangin. Ay, grabe ang ginawa, mga loves. Para talagang winter na winter. Parang in the middle of winter or starting yung winter na sobrang ginaw. Ewan ko anong nangyari. Eh, bakit Marso naman ngayon? So tara, shopping tayo. Samahan natin si Mister. Oh, sa mga nagsasabi na wala akong karapatan, hindi ako pwedeng mag-ano kasi nga hindi ko pera. Ay, kaloka talaga itong mga tao, no? Mag-assume talaga sila na ganun. Kung mag-content tayo na hindi tayo papasukin ni Mister sa loob ng ano kasi parang walang disturbo, ang dami nang nasasabi ng mga tao. So ngayon, mga loves, meron po akong karapatan. Kahit bilhin ko pa yung buong gusto ko dyan, walang pakialam si Mister, no? Ang pira niya, mga loves, is akin lahat yun. Ang pira ko is aming dalawa. Ganun lang kasimple yan. Bakit ang pira niya is akin lang? Marami kasi, mga loves. So akin na yun, oh. May magalit na naman dito, magwala. Huwag na kayong magalit dyan. Oy, basta mag-asawa, alam nyo na. Isa-isa lang. Wala ng dalawa-dalawa o tatlo. No? So yun, mahilig kami sa orange, mga labs. So ngayon, ang orange natin is nahirapan na si Mister kung anong kukunin niya. Ang orange kasi dito is dalawang klase. May yellow at saka may pula daw sa loob. So yun, si Mister nahirapan. Sabi ko, kunin mo na kung ano yung gusto mo. Kasi ayaw kong mag-stay dito ng matagal dong. Kasi mahihirapan talaga yan siya, mga labs. Ay, nako. Hindi makapag-desisyon si Mister. Okay na, come on, let's go. Okay. Ay, finally natapos din. And din itong kamay niya, turo ng turo. Ganyan talaga siya, no? So kailangan talagang sabayan. And din sabihin mo na lang, okay, kunin mo isa lang, ha? Kahit itong kamay, turo ng turo. Ang sarap putulin, ginoo. Akala ko is ang bibilhin lang namin dito is pagkain ng aso at mushroom yung kailangan ko dito. Iso si Mister, natanggong man siya diri sa mga cold cuts, mga loves, no? First time daw niya dito sa Walmart bibili ng cold cuts. Ito pala yung Walmart, no? And so yun, naghintay lang ako dito. As usual, wala naman tayong magawa kasi talagang ma-cold cuts yung taong na yan, no? At yun, pagkatapos yan, mga loves, kumuha na din ako ng bread habang naghihintay, no? Lapitan ko lang, mga loves, kung ano ba yung pinagsasabi nitong asawa ko talaga. Kapag magsalita yan siya, no, may gesture talaga yan sa kamay niyo. Action man yan sila, o basta Italiano at Puerto Rican. Mix kasi yan, mga labs, delikado yung dugo nila kay Italiano and Puerto Rican, no? So, yung kamay nila is talagang hindi mahimutang. So, yan. So, iniwan ko siya, mga labs, kasi nga nang tagal-tagal doon. So, kumuha na ako dito ng mushroom gravy at siyang beef stew na ano. Kasi mag-ano naman, stew na naman si Inday Marian. At ang itlog na kinuha ko is mahalert. Sinabihan ko siya, wag mo pakialaman yung itlog ko doon kasi gusto ko pasture at saka free cage ba yun, basta yung mga manok na livery at hindi sinasaktan. Oh, di ba? Iniisip ko din yun, mga loves. And then kumuha na din ako ng bagel. And then pauwi na kami, magbabayad na kami sa aming mga binibili kasi nga, ay hindi pa pala, kailangan pa pala namin kumuha ng pagkain bago natin makalimutan ng aso. Nakakasyak yung mga pagkain ng aso, darling. 65, oh. And then it's 350.
Kung malapit lang ang Pilipinas talaga, marami ng TV doon sa parents ko. Kasi talagang dito sa Walmart, marami kang mabibiling mga tag 200 something na TV at ang lalaki na. O diba, kaya usually yung mga TV na sa 7, 8, 6, diba? Dito sa Walmart, meron kang makikita talagang mga mura. Kaso, ang hirap ipa-deliver mga larves. $20? Yeah. Oh my God, that was 12 before last year. Wow. They have double here, look. Right here. Kailangan na namin mag-isip kung anong ipakain ng aso, manok na lang balahat kasi nga sobrang mahal mga labs, grabe, hindi na kaya sa budget. At anyway, so yun, nagustuhan ko ito. Oh, pwede sana ito sa aming back porch, no? Sadya. Mga gutom, ito yung pinaka-paborito ni Mister. Ako naman, ayaw ko ng mga ganito mga labs, sobrang tamis. Pero yun, paborito kasi niya at hindi ko kinain kasi hindi ko alam kung paano kainin. Binalik. Pagdating namin sa bahay, yung mga nabili namin, ilagay ko lang siya kung dapat ilagay mga labs, no? So ito yung orange at saka yung mga orange laman yung nabili namin ngayon na prutas. At i-arrange ko lang ito at dapat isiparit yung pula daw yung ano. Sabi pa ni Tami, isiparit mo yung pula kasi para hindi tayo maglilibog, no? But anyway, so yun, pagkatapos yun guys, nagluluto na si Indemirian yung store na sabi ko sa inyo. Gumawa ako ng store and meron pa tayong leftover na kailangan gawin. This time is mushroom na siya mga labs, no? Strictly mushroom. Pero meron man tayong mga potato na natira dito. Sayang naman itapon. So nilagay ko na lang siya, mushroom with potato. Kunti lang naman. Pero yung hindi ko kinain kanina na ano, ganyan, kinain ko na mga labs para hindi masira at hindi maitapon. Sayang, magalit yung mister ko. Kapag mga ganyan, matatamis at chocolate, itapon mo, maano si mister, mairita or masasaktan siya kasi mahilig talaga yan sila sa mga chocolate matatamis, no? So yun, ang dinner ni mister is ito. Kasi bukas po, ayaw niya kumain ng karne. So ngayon, mag-iisip na naman ako kung anong ipakain ko sa kanya bukas. But anyway, lutuin ko ito bago masira. Kasi yung beef, hindi ko siya talaga totally niluluto. So may pula-pula alanim naman mga beef dito magluto. Kaya masisira siya mga labs kung hindi ko lutuin agad. So simple lang naman yung mga nilalagay ko. Worcestershire sauce, hindi ko malitos. Hirap litukin. So ngayon, nilalagay ko na yung powder na binili ko. And of course, nilagyan ko siya ng wine. And nilalagyan ko siya ng beef broth. Nilalagyan ko siya ng tubig. Pagkatapos niya, nilagay ko yung potato na leftover natin kahapon. And yung meat, nilagay ko na yung meat. Pagkatapos yan mga loves, simple as that mga loves. Yung mushroom niluto na dyan, diba? Ilagay natin sa pressure cooker. Nilagyan ko siya, ninagdagan ko siya ng tubig para naman hindi siya mag food burn. O diba, doon sa rice cooker, sa pressure cooker namin. Pagsabihan ka kasi nasusunog na yung pagkain mo, dagdagan mo ako ng tubig, ganyan. But anyway, ito lang yung dinner ni Mr. mga loves. Salamat po, ito lang yung araw namin buong araw. Salamat po sa inyong panonood. Masarap po ito. Bye!